May kasama po akong ETO kadit dito at siya ang nag-request na mag-testing ng pressure switch kasi gusto daw niyang malaman kung ano ang function nito. Kaya naisipan ko rin gumawa ng tutorial at saka ako sa kanya mag-focus mamaya. Yan, hinahayaan ko lang muna kung ano ang gagawin niya. Tutuklasin niya muna yan. Gagawa na tayo ng tutorial. Siya nga po pala. Sa aking mga kababayan dyan, magandang araw po sa inyo. Ang isishare kong video sa inyo ngayon ay tungkol sa pressure switch na ito. Andito ang ating pressure tester. Ito ang pressure switch at andito naman ang ating multimeter. Gagamitin nating multimeter para makita natin ang pagbabago ng kontak. Sa pressure switch na ito, may tinatawag tayong cut-in sa kadiferensyal at saka yung cut-out. Andito po ang pag-setup ng ating cut-in, saka andito naman yung sa differential. Yung cut-in po na tinatawag natin, halimbawa wala pong pressure, kung kailan po, kung saan po yung cut-in, saka yung magpa-function ang kontak nito. Yung tinatawag natin common, may common tayo, saka may normally closed, normally open. Pag inabot natin ang set ng cut-in, saka ito magpapalit ng kontak. Testingin natin po kung asan yung ano niya, yung sa may sounds tayo para siguro. Yan po mga kababayan, nandito ang ating ito po ang common, saka ito yung sa gitna ang normally closed, saka normally open. Ito yung normally closed sa gitna, tapos ang normally open ay nasa gilid. Yan, yan po, sa may block. Nakita po natin. Ngayon, susubukan natin lagyan ng pressure. Makikita natin almost 5 na yan. Almost 5 na. Yan, sa cut-in natin, nandyan po makita. Pag nilagyan ko po ng pressure yan, magbabago ang ano ito, ang kontak nito. Yan, lagyan po natin. Lagyan po natin mga kababayan at maririnig ninyo ang clicking niyan. Yan po. Naabot niya na yung cut-in set. Yung nakasit tayo sa cut-in set point na yan. Makikita natin magbabago kung anito ang kumu natin. Dati, nandito yung normal close natin. Ngayon, nagbago na siya. Nandito na ngayon. Yan. Andyan na po siya. Nagpalit na ng contact. Ang differential naman po na tinatawag, ito yung para sa pag-function ng ating tinatawag na cut-out. Halimbawa, may maintaining pressure tayo. Ang minintin natin ng pressure ay sabihin natin ay 2 bar. Okay. So, ang 4, ang cut-in natin minus differential, yun ang cut-out natin. Okay. So, ang cut-out natin ay 2. Ibig sabihin lang, sa 4 bar na yan, bawabawasan natin ang 2. Pag bababaan natin, makikita nyo po ang pressure niyan, bababaan natin. Mag-change contact ulit yan sa bumababa na, no? Yan. Kita nyo po, mga kababay. Yan. Nag-change contact na siya kasi yun ang set point ng ating differential saka siya magka-cut-out. Tingnan natin, bumalik na siya. Andyan na po siya sa dati niyang state. Kasi nung kanina, sabihin nating zero pressure tayo, wala tayong pressure, umandar ang motor. Ang cut-in niya, yun yung magka-cut out, mag-change ang contact, huminto ang motor. Siyempre, hindi pwedeng kasi kung may maintaining pressure tayo, halimbawa sa 2 bar, binimintin natin yan na huwag bababa, kaya nagsit tayo ng differential. Okay, yung differential natin, sinit natin, ng 2 bar lang ang bawas tapos andar naman ang motor kasi hindi pwedeng andar tapos andar siya tapos off, andar off, kaya kailangan natin mayroon tayong differential na sinisit up. Ngayon ang pag-adjust naman ng cut-in ay nandito tapos nandito naman yung ating cut-out or differential. Tatanggalin natin ang tinatawag nating lock. Ang pagtanggal ng lock na ito ay ito. Yan, tanggalin natin to para masit natin ang ating cut-in saka cut-out.
Sa mga bago pa lang po dyan sa channel na to, mag-subscribe po kayo at marami po kayong matututunan. Okay po, tinanggal ko ito para maikot natin. Kung wari, isisit natin to sa 6. Makita nyo po, nabawas ng to sa kasi. Yan nyo po. Yan, nasa 6 na po, ano? So, ang differential natin, kung kanina nagbawas siya sa 2, yan, nakita natin, 5, almost 2, yan. 6 natin, so, sa 4 pa lang, yan. Dadagdagan natin, ano? Dadagdagan natin ang pressure. Tingnan natin sa tester, para makita natin, ang contact niya. Yan po. Yan. Magbabago ang contact niya, dadagdagan natin hanggang maging 6 or almost 7 na siguro yan. Lumagpas na yan ang 6 eh. Yan, mga kababayan, andyan na po, lagpas na ng 6. Yan. Tapos, bababaan natin ang pressure, makikita nyo po, ang babawas niyan ay 2. Ibig sabihin lang, cut-in minus differential, ito yung cut-out natin. Yan. Makita nyo po, yan. Dito, 2. Yan, 2 bar ang bawas. Cut-in minus differential, yun yung cut-out. Kumbaga, pag hinto ng motor, nagbawas siya ng 2 bar, tapos aanda naman ng motor para ma-rest niya naman yun. Kasi minimintin niya ang pressure. Yan. Cut-out, tapos cut-in. Tapos, kung gusto naman natin baguhin, bago mag-cut-out ng ano natin, ang differential, babaguhin natin. Baguhin natin, ilagay natin sa ilagay natin sa 3. Subukan natin na paanohin ulit. Subukan natin ang cut-in muna. Yan. Tapos bawasan natin. So ibig sabihin mas mababa doon. Babawas siya ng 3 sa cut-in, tapos saka siya mag-cut out. Yan. Nag-cut out siya sa nagbawas. Cut-in minus differential. Ibig sabihin yun yung cut-out nya. Okay na po yan mga kababayan. Ibabalik na natin. Ganyan lang po. Yan, ibabalik lang po long lock para hindi na mabago ang ano niya, yung kanyang seat point. Ito, ito yung release niya, ganyan, release. Okay na yan. Yan, zero pressure. May kasama kami dito ng ano, kadete. ETO kadet. Idudugtong ko dito sa video. Yan, sa video na to. Ganyan lang po mga kababayan ang function ng tinatawag nating pressure switch. Meron siyang differential. Sabi ko nga, cut-in minus differential is equals yung ano yun, yung cut-out niya. Halimbawa, ang ano natin, 6 bar, ang cut-in natin. Tapos ang differential natin ay 3. So pag nag-cut-in na siya, tapos nagbaba ng pressure niya, pagdating ng 3, 6 minus 3 equals 3. So yun po ang cut-in niya. So maraming salamat po mga kababayan sa inyong panonood. Mag-subscribe po kayo para marami po kayong matutunan. God bless.
you know.